My God, I hate drugs. Pinapaharap sa isang korte sa Pasay City si Senador Antonio Trillanes sa susunod na buwan dahil sa kasong grave threat na isinampalaban sa kanya. Kaugnay ito sa pagbabanta umano ng senador sa buhay ng isang opisyal ng Labor Department. Nasa Pasay City ang aming justice correspondent na si Anjo Alimario. Anjo, ano pang ibang detalye? Oh, Cherry, formal lang ang sinampahan ng kasong grave threat si Senador Antonio Trillanes dito sa Pasay Metropolitan Trial Court Branch 47. Ito ay may kaugnayan sa reklamong inihain noon ni Labor Undersecretary Jing Paras. Noong May 29, 2018, binantaan daw ni Trillanes na papatayin si Paras. Nangyari daw ito sa Senado. Pinanggit daw ni Trillanes sa kanya, ang lakas ng loob mo, hindi magtatagal ang amo mo, matatapos din yan, yayariin kita. Mercenaryo ka, yayariin kita. Pero nauna lang ang pinabulaanan nito ni Trillanes, wala raw itong katotohanan. Binigyan ng korte ang senador ng 10 araw upang maghain ng kanyang counter affidavit kasama pinasusumite sa kanya yung ebidensyang kanyang gagamitin, pati na rin ang salaysay ng kanyang mga testigo. May 10 araw din ang prosecution upang sagutin si Trillanes. Sinagda ang kanyang arraignment sa February 15 at sa ngayon ay wala pa namang ipinalalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Pero Cherry, karating lang halos dito ni Undersecretary Paras at sinabi nga niya na kasama yung kanyang abogado ay maghahain sila ngayon ng motion para hilingin sa korte na maglabas na muna ng warrant of arrest laban kay Trillanes pending yung kanyang arraignment sa February 15. Sa ngayon, hindi nga lang ito, no, Cherry, yung kinakaharap na kaso ni Trillanes dito sa Pasay. Meron din siyang inciting to sedition sa Branch 45 naman yan kung saan naglagap na siya ng piyansa. Ito naman ay patungkol sa privilege speech niya sa Senado na laban kay Pangulong Duterte. Yung pangalawang inciting to sedition naman na reklamo laban sa kanya ay nasa prosecutor's office pa lamang. Pero submitted for resolution na ito at malamang daw ay lumabas din ito ngayong buwan. Cherry? Yung warrant of arrest, may posibilidad ba na lumabas ngayong araw na ito, Anjo? At Cherry, normally, no, kung ngayon maghahain ng anumang motion itong si Yusek Paras para nga hilingin sa korte yung paglabas ng arrest warrant, bibigyan pa rin naman ng pagkakataon itong si Trillanes para masagot itong motion niyan. So, papasahan muna ng papel, no? Tapos pagkatapos niya, magkakaroon ng submitted siya for resolution, saka natin malalaman kung pagbibigyan ba ng korte itong hiling ni Paras, if ever, na magpalabas nga ng arrest warrant pending yung mag-arraignment niya sa February 15, Cherry. Maraming salamat, Anjo Alimario, nag-ulat mula sa Pasay City. Samantala, aabot sa 3,000 mga empleyado ng Korean shipbuilder company na Hanjin sa Subic Bay ang posibleng mawalan ng trabaho ngayong taon matapos mag-file ang kumpanya ng petisyon para sa corporate rehabilitation sa isang regional court sa Olongapo City noong January 8. Lumalabas na may utang na aabot sa $400 million ang kumpanya sa iba't ibang bangko sa bansa. Nagsimula ang operasyon ng Hanjin o ng Hanjin Heavy Industries and Construction Company Philippines sa Subic Bay noong 2007. Kaugnay ng balitang yan, kausapin natin sa linya ng telepono si SBMA Administrator Attorney Wilma Isma. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po. Marami pong salamat sa pagkakataon na makapanayaman kayo ngayon. Ito pong Hanjin, ang isa sa, ito talagang pinakamalaking investor dyan sa Subic Bay. At saka marami po itong na-employ no, ng mga Pilipino. Kaya medyo hindi magandang balita ito, ma'am, na nag-file sila ng rehabilitation. Pero hindi pa naman po sila magsasara? Hindi pa po. Explain ko lang po if you'll allow me, ang ibig kong sabihin ng rehabilitation ay nanghihingi na po sila ng tulong sa korte upang makausap nila ang mga bangko on how they can move forward in paying their debts. Kausap ko po ang Hanjin at hindi pa po naman sila, wala pa po silang nami-miss na bayad sa utang. Bayad po sila ng interest, wala pa pong default yung mga utang nila. At they are being responsible by filing the rehabilitation before that happens. Ang ibig ko sabihin ng rehabilitation, the court will now call the banks and sit with them and will mediate on how they can move forward and restructure their loans for a payment scheme. Ang pwede ko pong ihintulad dito kung halimbawa po may utang tayo sa credit card at alam naman po natin nag-i-interest yun. Kapag hindi ka nagbayad,
mag-i-interest pa ulit yung interest mo. So yun po ang iniiwasan nila. That's why there's a rehabilitation. Right now po ang Hanjin has 2.3 billion dollars in assets. Ang utang po nila ay 412 million dollars. Mas malaki po ang asset nila kaysa sa utang nila. Mahaba pa po itong upasapin, pero ako po yung tigid na nananalangin at umaasa na hindi po kinailangan na maging dire straits at maging napaka-desperate na po ang kalagayan sapagkat nabanggit nga po ninyo. Marami pong maa-apektuhan ng mga kababayan ko dito sa Subic. Ma'am, last year, correct me if my figures are wrong, pero last year, 2018, no, nagtanggal sila ng 7,000 employees, and this year baka magtanggal sila ng 3,000. Tama po ba? Opo, tama po yan. At the height of Hanjin's business, they employed up to 30,000 employees. But dahil nga po sa worsening condition ng shipbuilding industry, kinailangan nilang unti-unting magbawas ng trabahante. Dito pong 2018, unti-unti silang nagbawas ng total of 7,000. Ngayon po, they're down to 3,000. Depende po sa kung ano ang mangyayari dito sa receivership and rehabilitation petition, maaari po silang magtanggal ng additional 3,000. Ang worst case scenario po ng Hanjin ay may maiiwan na a little close to a little over 300 to 400 employees will remain to continue the ship repair facility. Ma'am, siguro yung mensahe niyo na lang po sa mga Pilipino, no, na nagtatrabaho diyan sa Hanjin, o may mga kamag-anak na nagtatrabaho diyan na natatakot din para sa kanilang mga kanilang kabuhayan. Ang mga trabahante po ng Hanjin has been exposed to world class quality of training dahil po sa ganda ng training nila. Umaasa po ako na this is not the end of the road for them. They will be highly employable because they are highly skilled and highly trained. Ngayon po, nakikipag-ugnayan din tayo kaya sa Department of Labor. And ngayon po, in fact, hinihintay ko lamang po ang pakikipag-ugnayan namin kay Secretary Villar sapagkat dahil po sa Build program ng Pangulo, all is not lost because marami rin yun pong skills na iniwan ng Hanjin sa mga ating mga kababayan ay magagamit para sa napakaraming proyekto ng ating Pangulo under the Build program. Maraming pong salamat, Administrator Isma, sa inyong paliwanag. Kayo ay nasa newsroom ngayon para sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Wala munang 1,000 pisong dagdag pensyon ngayong taon para sa mga retiradong miyembro ng Social Security System. Bahagi ang naturang aumento sa 2,000 pisong pension hike na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong January 2017. Ito ang ikalawang tranche noong 2017, unang ibinigay ang 1,000 pisong aumento. Paliwanag ni SSS Vice President for Public Affairs Luis Sebastian, hindi itinuloy ang dagdag pensyon dahil sa mga nararanasang aberya ng ahensya. Pero anya, target nilang maibigay ito sa 2020. Nauna nang hiniling ng SSS na huwag munang ituloy ang pension o ang pension hike ngayong taon dahil naudlot ang planong dagdag sa kontribusyon ng mga miyembro nito. Noong Mayo, sinabi ng ahensya na mauubos ang pondo nito sa loob ng 7 taon o hanggang 2026 kung itutuloy ang aumento sa pension ngayong taon. Tinatayang nasa mahigit 15 milyon ang mga miyembro ng SSS na nagbabayad ng kontribusyon, habang nasa mahigit 2 milyon naman ang tumatanggap ng pensyon. Sa panayam ng CNN Philippines, ipinaliwanag ni Sebastian ang kalagayan ng pondo ng SSS. Ngayon, ang buhay po ng pondo ng SSS is really until 2032. We can pay all the benefit payments until 2032. So, but the impact of another 1,000, if we give it this year, medyo malaki rin po yun. I don't have the data right now, but definitely it will have an impact. Yeah, okay. So, but the SSS fund right now is at 500 billion. Total assets of SSS is at 500 billion. So, matatag po ang pondo ng SSS ngayon.
Samantala, ininspeksyon ng Environment Department ngayong umaga ang mga establishmento na posibleng naglalabas ng maruming tubig patungo sa Manila Bay. Ito ang advance inspection ng ahensya, mahigit 2 linggo bago ang nakatakdang rehabilitasyon sa lugar. Kinwestiyon ng Tourism Congress of the Philippines kung bakit mga hotel lang daw ang itinuturo ng Pangulo na nagdudumi sa Manila Bay. Nasa 50 establishmento naman ang nakita na naglalabas ng maduming tubig sa Manila Bay. Narito ang report ni Caroline Bong. Yan yung water treatment yung hotel nyo, pag hindi, sirahan ko yan. Wag mong hamunin. Eh kung wala tayong turista, di wala. Hindi naman tayo mamamatay. You do something about your waste there, otherwise I will close it. Sigurado yan. Tulad ng paglinis sa Boracay, hindi mangingimi ang Pangulo na ipasara ang mga hotel na naglalabas ng maduming tubig sa Manila Bay, dating kilala sa magandang sunset. Tahanan na ito ngayon ng bilyon-bilyong bakterya mula sa dumi ng tao at hayop. Hindi naligtas lang uyan at pinanggagalingan pa ng mga sakit. Malakihang rehabilitasyon na ng Manila Bay ang gagawin. Sa kabila ng suporta sa paglinis sa Manila Bay, tanong ng Tourism Congress of the Philippines, bakit tila hotel lang ang napag-iinitan? You only have a handful of hotels along that stretch of Manila Bay. And of course, naman, common knowledge naman that Manila Bay is the catch basin for all the tributaries around the Metro Manila Pasig River. So I think a lot more of the waste would come from those areas. And if the hotels do contribute to the pollution levels, I think it would only be a small percentage compared to the other sources of pollution. Pero sabi ng Department of Environment and Natural Resources, hindi lang hotel ang pinagsabihan ng Pangulo. May pruweba din sila na may mga hotel sa Metro Manila na sanhi ng water pollution. When we conducted our investigation, merong mga lumalabas na mga issues na nagsasabi na hindi sila nakatakman lang sa sewer, no? So since hindi kayo nakatap sa sewer, kailangan at least meron din kayo ng discharge permit. Wala rin silang discharge permit. Bukod sa mga hotel, lumabas sa inspeksyon ng DENR, higit 50 establishmento sa Metro Manila ang naglalabas ng maduming tubig sa Manila Bay. May mga klinika at ospital, factory, subdivision at iba pang residential areas. Babala ng DENR, ipapasara ang mga ito kapag bumagsak sa inspeksyon nila sa pagsisimula ng rehabilitasyon sa January 27. Supreme Court is very clear. Hindi kami binibigyan ng extension na kapag di namin nagawa yung trabaho namin, ay ahabaan. Ngayon, we will not, sabi nga ni Presidente, di namin sasantuin kung sino man siya. So Boracay ang mangyayari ngayon. So panawagan sa mga establishments, kung meron po kayong mga dapat yung ngayon, gawin nyo na po ngayon. Huwag nyo na pong hintay na kami po yung pupunta sa inyo. Mula sa mga drainage, dumadaloy ang maduming tubig sa Manila Bay. Sa gagawing official inspection, titingnan ang inilalabas na liquid waste para malaman kung pasok sa standard quality, kung saan hindi dapat nakakairita ng balat ang tubig. Unang bahagi pa lang ng rehabilitasyon ang pagtukoy sa pinanggagalingan ng duming pumupunta sa Manila Bay at pagpigil sa pagdami ng bakteryang namamahay dito. Hindi madali, lalo at 17 ilog sa Metro Manila at Region 3 at Calabarzon ang dumadaloy papuntang Manila Bay. Magkahalong dumi na mga bahay at mga negosyo ang tinatapon dito. Kailangan pang ilipat ng DENR ang nasa 233,000 na mga informal settlers at masigurong maitatayo at makokonekta ang mga bahay at establishmento sa sewage system. 40 bilyong piso ang hiningin pondo ng DENR mula sa Pangulo at pagkatapos ng 10 taon, umaasa silang muling babalik ang ganda ng Manila Bay. Caroline Bonkin, CNN Philippines.